Maligayang Pasko, mga kasambuhay! Isa sa mga makulay at makahulugang simbolo ng Pasko para sa ating mga Pilipino, ang Belen. Iba-iba man ang anyo, hugis, disenyo at materyales na ginamit, ang Belen ay nagpapahiwatig lamang ng iisang bagay, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't may tatlong mahalagang elemento o tauhan na hindi maaaring mawala sa isang Belen. Ang sanggol na si Jesus, ang kanyang ina na si Maria, at ang kanyang ama na si Jose. Pero paano ba nagsimula ang tradisyon ng pagpapalamuti ng Belen? Ano ang kwento o kasaysayan sa likod nitong simbolo ng Kapaskuhan sa ating pananampalatayang Katoliko? Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo at Lucas, mababasa ang paglalahad kung paano ang naging pagsilang ng Mesiyas o tagapagligtas ng sanlibutan. Si Maria ay inabot ng panganganak sa lugar na Bethlehem, na sa wikang Espanyol at Filipino ay Belen. Wala na silang makuhang bakanting lugar na matutuluyan ng kanyang asawang si Jose, kung kaya't si Maria ay nagsilang ng sanggol sa sabsaban. Si Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Gaano man kasimple ang kanyang anyo at kapayak ang kanyang kalagayan, nagdiwang ang mga anghel sa langit at dinalaw siya ng mga pastol at mga mago upang siya ay kilalanin at parangalan. Mga kapatid, itong kwento ng unang Kapaskuhan na nasa banal na kasulatan ay ipinapahayag sa atin ng paulit-ulit sa loob ng daan-daang taon at ating binibigyang buhay at paglalarawan sa ating Belen. Tandaan natin, ang Belen ay hindi lamang isang dekorasyon. Ang Belen ay isang buhay na ebanghelyo, nakikita at nahahawakan. Ito ay paraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na kahit mga bata ay madaling maiintindihan. Sa mga sari-saring karakter na ating pwedeng makita, ang banal na pamilya, ang mga pastol at mga tupa, ang mga anghel na nagsisiawit at may dalang trumpeta, ang tatlong mago na bitbit ang kanilang mga handog, na ipapasa ang mensahe ng Ebanghelyo sa simpleng pagtingin sa Belen. Kahit nga ikaw hindi ka marunong magbasa, kapag tumingin ka sa Belen, parang nabasa mo na rin ang Ebanghelyo. Ayon sa kasaysayan, si San Francisco ng Assisi ang lumikha ng unang Belen noong taong 1223. Na-inspire siya sa kanyang pagbisita sa Holy Land, kung saan nakita niya ang lugar ng kapanganakan ni Jesus. Sa umpisa, gumamit siya ng mga tunay na tao at tunay na hayop para gampanan ang mga karakter sa Biblia. Ang presentasyong ito ni San Francisco ay nagtamo ng pagbabasbas ni Papa Honorio IV. Sa paglipas ng panahon at pagkalat nitong tradisyon sa iba't ibang panig ng daigdig, nagkaroon na ng sari-saring paraan ng paglalarawan ng Belen. Mga kapatid, tingnan natin ang ating mga Belen. Tandaan natin, kahit gaano pakarami ang palamuti, hindi kumpleto kung wala ang sanggol. Malaki man o maliit ang Belen, simple man o magarbo, kailangan na andoon ang sanggol. Ang buhay natin ay parang Belen, hindi kumpleto kung wala si Jesus. Kaya po ngayong araw ng Kapaskuhan, atin pong ayusin din ang Belen sa ating mga puso, upang si Jesus, na anak ng Diyos, na nagkatawang tao, ay doon manahan. At yan po ang pagninilay natin tungkol sa Belen, mga kasambuhay. Samahan niyo po kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Chris Emmanuel Yacer ng Society of St. Paul, doing all for the Gospel. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.